Guys, after more than a year, wala na ganyan. After more than a year nandito, first time ko uling nagpunta ng Eastwood. At syempre, napilitan akong lumabas kasi nga, invitation ko ng isa sa aming mga sinin na ka-red yun. Siya nag-invite na pumunta kami dito para ma-experience daw ang ano, ang Chinese New Year dito sa Eastwood. And besides, para tikman na rin yung mga pagkain sa floor sa isang restaurant. So, naglalakad kami going to ano kami, mga Chinese, ang tawag dyan, mga basta lanterns, tuba. Para makapag-pictorya, nagbongga-bongga. Maganda yan, mamaya. Actually, kagabi daw may fireworks display na dito kagabi. Talagang nagse-celebrate naman sila ng Chinese. So, ayan. Ay, hanapin muna natin kung anong mga year tayo. Okay. Year. Year of ano ka ba? Ayan, meron dito mga ano. Ay, dito. Sige. Okay, dali lang nagpipiktok. Ito yung inahabol nila na ano, for pictorial. Tanggalin ko na yung face mask kasi pictorial. Pero kakabit ko rin agad-agad. Ayan, dahil... Tanggalin yung face mask? Hindi naman kasi mahirap. Dali pa. Face shield. Okay yung sa akin, face shield. Ayan, dahil meron kaming nakuwang magpipiktorial sa amin na mabahit. So dahil... Ayan. Maraming salamat. So... Ayan, so... Okay, maraming salamat. Ito talaga yung sinabol namin ng lantern. Thank you. So, thank you pa naman. Okay, so ano naman nakahaba nagbablog pa ako? Kasi eto nga, pictorial dito. Okay, so guys, isa ito sa mga inahabol, pinupuntahan dito ngayon sa Eastwood para malaman mo ang iyong future. So, kung pinanganak ka ng Year of the Ox, sabi nga dito, pagdating sa wealth, it would be better to expand an existing business or product than start a new one from scratch. Use your tip to enhance your source. Ayan, so, relationship. Practice patience to avoid easy temper or negative influences that can cause major quarrel or arguments. Fix problems as soon as possible. Yeah. So, ayan, ito, sagana sila sa pictorial today. Actually, cute siya. Naaliwa ko. Para kaming mga bata na ngayon lang uli lumabas ng lungga. So, para kaming mga bata na ngayon lang lumabas. Look at them. Hindi sila mukhang mga 50 anyos na. Ay! Oh my God! Nireveal ko mga age nyo. Wala naman sa itsura nila. Mga 40s sila, di ba? So, ayan. Ayan, cute-cutean. So, huwag kayong mag-alala na magpa-practice naman kami ng safety protocol. Salagang bukod sa kung ano man, negative naman sa COVID. So, hanapin ko kaya kung anong year ako. So, ano ba? So, ayan. See you later, guys, habang nag-enjoy sila dyan. Okay, and we're back. Welcome back once again sa aking YouTube channel. Actually, oo nga, medyo nahihirapan magsalita. Pero alam mo na, syempre, medyo mahigpit. So, hayaan na lang natin. So, ayan nga, nandito ako ngayon sa gitna. Katatapos lang namin mag-lunch. Nakakamiss din yung mga... ganitong ano, ganap sa buhay. Pero syempre, wala naman tayong choice, kundi sundin talaga ang mga dapat sa buhay. Kasi importante rin ngayon yung dapat nakikita mo talaga yung kaibigan mo, nakikipagkita ka. Okay.
Okay, ayan, we're back. So, ngayon naman, busy sila sa pag-check-check sa kanilang mga inaasa nila yung future nila sa kung ano man ang mababasa nila. So, basahin natin ang future ng love life ni Tess. Ano ka, Tess? Monkey. So, asa ng monkey? Basahin natin ang monkey. Excuse sila. Pagdating sa relationship. The presence of kind happiness brings good tidings and enhances good relationship. There will be opportunities for you to improve your relationship. But don't be careful with unnecessary quarrel. Don't make small issues sound big. Kapangaway ako, ganon? Oo, ang tanong meron ba nga awayin? So, yun nga eh, oh, don't make small issues sound big. Lahat ng mga maliliit na bagay, pinapalaki mo. Pero sabi, there will be opportunities for you to improve your relationship. Oh, meron ba akong relationship? Mali mo nga ngayon taon na to. Oh, yes. Oh, na talagang the presence of sky happiness pa ang term mo. Brings good tidings and enhances good relationship. Sky happiness. Kaya ayaw mo. Abot langit na kaligayahan. Yes. Ay, I just go. Okay, mamaya na lang ulit, guys. Okay, and we're back. Another part ng Eastwood na dinadayo-dayo ngayon. Itong, anong tawag dito, Tess? Wala lang. Okay, dito, usually nagpipictorial talaga. Tapos, kumukuha sila ng ampaw dyan. Charot. Oo, baka ano yan, dapat naglalagay ka dyan, diba? So, ayan, ang ganda. Excuse me. So, nakaka-excite. Ito siguro, ito sa gabi maganda to kasi iba't iba ang color. Ayan. So, ayan sila. Oh. Mga feeling baguettes sa Chinese New Year. Ayan. Ito si Madam, BC. Excuse me. Dito ka dapat sa pictorial kasi ayan. Ano ba yan? So habang kinukunan niya ako, kinukunan ko rin siya ng Betty. Okay. Ayan, so yun nga. Cute din ang mga paandar nila dito na ito, with matching. Parang combination talaga siya ng Chinese New Year with matching puso. Cute time. So actually nakiki New Year lang naman talaga tayo. So dahil tayo naman talaga mga Pilipino eh alam naman natin ang Chinese ang New Year natin ay December 31. So yan. So eto na nga, busy-busyhan talaga lahat. So ganito ngayon ang setup, ganito ang situation ngayon dito sa Eastwood. Actually, Friday ngayon and Chinese New Year, siguro kung hindi pandemic, malamang punong-puno ng mga tao ito. So, but now kasi, dahil nga pandemic, so ayan. Okay, later.